What's good boys? My name is Sean. Welcome to another video. Boys, welcome na naman sa isang video. So today, boy, maganda-ganda na naman yung topic natin dito sa video na nakikita nyo na dyan sa title, boys. Pero bago natin simulan yung video, syempre, hingin ko muna supportan nyo by tapping that like button. Napakalaking tulong, boy. It helps the channel grow more. So maraming salamat sa inyo. Kapag natapik nyo na yan, boy, proceed na tayo sa top na video. Let's go. Basic. Okay boy, yung topic natin ngayon galing sa tropa natin na si Pom. Okay, so dati-dati siyang client dito or sa dati ko siyang client sa fitness journey niya. Tapos ayun, kinasal lang siya kaya siya nag-stop. And ito yung mismong topic request niya. Pop ko yung comment niya dyan. Sabi niya, boy, pasuggest ng topic freestyle eating tapos maintain being shredded. Sabi niya ganyan boy, okay. So yun yung pag-uusapan natin. So, huhukain muna lahat natin yung gusto niya, boy, okay? So, alam ko, madami sa inyo gusto rin ganito yung mangyayari. Pero, okay, ngayon pa lang, sa intro pa lang na to, sa mismong beginning pa lang na video na to, sinasabi ko na sa inyo, pag freestyle eating, tapos maintain being shredded, hindi pwede, boy, okay? Bakit? Eto. Kasi, boy, dito sa pagpapaganda ng katawan or sa bodybuilding, okay, meron tayong phases ng being lean lang tapos being shredded or being ripped. Boy, iba ng usapan kasi pag shredded na yung usapan. Unang-una, boy, sa lean side, okay? Kunwari, hindi ka pa nagsisimula. Nasa ano, hindi pa ano, medyo mataas yung body fat percentage mo, boy, being nasa 20% siya. Meaning, okay, kailangan mo munang mag-lean down. So, ano yung healthy, lean body fat percentage? Para sa akin, boy, nasa 13 to 15% siya, boy. Okay, yun yung normal lahat ng hormones mo, yung testosterone level mo, nagre-recover na maayos, boy. Okay, 13 to 15%. So, being pag 11% down below ka na, mas malala pa kung 10% down below, meaning competition shredded na, is mahirap na siyang i-maintain, boy. Okay, kasi sobrang minimal lang ng kakainin mo doon dahil kailangan, okay? Gusto mo mag-lean down or maging shredded, syempre, number one dyan, kailangan naka-calorie deficit ka, boy. Tapos, mataas yung energy expenditure mo. So, yun, di ba? Sa ibang tao nga, pagpapa-lean down pa lang up to 15%, yung visible yung cuts, visible yung abs, medyo mahirap na para sa kanila. Paano pa kaya yung being shredded, boy, okay? Being shredded, syempre, kailangan sobrang minimal lang ng kakainin mo. Most likely, nasa 1,000 calories ka na lang. Nasa 1,000 calorie mark, meaning 1,999 and below, okay? Tapos, okay, napakataas pa ng activity rate na kailangan mo kung gusto mong mag-maintain ng shredded physique, boy, okay? Kasi, again, kailangan mataas yung calorie expenditure dahil pag shredded ka na, boy, most likely yung katawan mo is nasa survival phase na or nasa hunger phase na siya, boy. Kailangan niya lagi na para siyang lagi siyang gutom, boy, okay? Yung hunger hormones mo signaling your brain na lagi ka dapat kakain, boy, or sasabihin niya sa utak mo na, ay, kailangan mong kumain kasi hindi na normal yung body fat percentage mo, boy. Parang ganun. So, freestyle eating, boy, kaya hindi ko nasabing hindi siya pwedeng, ano, freestyle eating lang sa shredded physique dahil, okay, kailangan mo mag-track ng maayos tapos kailangan solid yung energy expenditure mo, okay? Not unless, ito yung catch dyan, boy, not unless genetically gifted ka, okay? Lahat ba genetically gifted? Hindi, di ba, boy? So, tayo mga normal na tao lang. Okay, so hindi naman siguro nanonood yung genetically gifted dito. Pero tayo mga normal na tao lang. Mahirap para sa atin na mag-maintain ng shredded physique. Kaya nga, yung mga bodybuilder, boy, okay, kahit genetically gifted sila, hindi naman all year round shredded sila, boy. Meron lang mga taong iba, okay, kunwari, si Tristan Lee, boy, okay. Kung kilala niyo yung si Tristan Lee, yung parang dahon na yung ano, sobrang daming ugat, sobrang daming cuts. So yung batang yun is okay. Para sa kanya, okay lang maging shredded year round, okay? Kasi
yun talaga siya, pinanganak siyang ano boy, pinanganak siyang tuyo na boy, pinanganak siyang parang disyerto na yung katawan niya. Yun boy, may mga cases na ganun. Tayo mga normal na tao, again, para sa atin, kung gusto natin maging ganun, year round, hindi siya optimal kasi mahihirapan tayo dun para sa mga taong yun, sobrang kahit konting disiplina lang, is swak sa kanila yun. Pero sa atin, hindi swak sa atin yun kasi parang masisira na yung ulo natin kung gusto natin mag-maintain ng shredded physique boy, okay? Kaya nga may on-season or competition season yung mga bodybuilder or diet season. Tapos, meron din silang off-season where they grow muscles and nasa normal lang yung body fat percentage nila boy. Again, 13-15% swak na yun. So siguro ito yung masasuggest ko kung gusto niyo ng lean or medyo lean dung nasa gitna ng shredded tsaka ng gitna ng lean, so 12%, 11% body fat. Ang kailangan niyo gawin boy is okay ganito. Tataasan niyo yung energy expenditure niyo being whatever cardio you like, okay? O kaya naman is babawasan niyo yung calorie intake niyo. Again, pag ganun na kasi, tapos hindi mo genetics yung sobrang shredded na katawan or hindi para sa'yo yung ganung katawan, is mahihirapan ka. Kaya, kailangan mo maging disiplinado at strict sa ginagawa mo, boy. Siguro, pwede mong gawin is IIFYM kung gusto mo yung ganun. Kung gusto mo freestyle eating, kung gusto mo ano-ano yung kinakain mo, kung gusto mo laging parang feeling cheat day yung ginagawa mo, so if it fits your macros yung gawin mo. Kailangan mo mag-track lang ng macronutrients, tapos kahit ano, pwede mong kainin, boy. Pero ang downside lang nun, kung gusto mo, lagi kang masarap kinakain araw-araw, kung gusto mo, food, yung environment mo, laging masarap yung pagkain, is hindi siya healthy on the long run. Kasi, syempre, pag masasarap yung pagkain, mas masarap yung pagkain, mas processed siya, di ba, boy? Ganun yung logic ng ano ngayon ng mga pagkain ngayon eh, mas masarap, ibig sabihin mas processed boy, okay? So, hindi siya healthy on the long run, medyo magsasuffer yung mga internal organs mo, okay boy? Pero pwede boy, pwede mo siyang ma-maintain, pwede mo mapaganda yung ano, yung visual look mo or yung physical look mo, yung physique mo, pero yung internal mo is medyo magsasuffer nga, yun boy. So, maintain shredded physique, kailangan mo lang taasan yung energy expenditure mo, okay? Tapos calorie deficit, babaan mo yung calorie intake mo. Napaka basic, di ba boy? Pero hindi basic. Ako hindi ko kaya yun personally, kaya nga, ayun, ngayon, naka-bulking season ako, nagpapalaki tayo, nag-enjoy tayong kumain, ang calorie intake ko is 3,300 boy. So ayun yung sagot ko sa request topic ni Pompom, okay boy? If you are 1 in a million, kung swerte ka sa genetics boy, congratulations sa iyo kung nanonood ka dito. Pero sa ating mga normal na tao lang, sa ating mga normal na pinanganak na suputin lang boy, okay? Hindi para sa atin yung shredded physique, okay? Kailangan natin sobrang disiplina, sobrang stricto, sobrang energy expenditure kung gusto natin mag-maintain ng shredded physique boy, okay? So yun lang naman yung sagot ko sa topic ni Pom, okay? So sa request niya, maraming salamat sa panonood boys. Like, subscribe, and dito yung subscribe, okay boy? Maraming salamat sa inyo. Like and subscribe for coaching inquiries. Check niyo yung pinned comment, okay boy? Maraming salamat. Let's go basic. I was all alone before I met you. Heartbroken, all up in my chest. Had me thinking, damn, all I really needed was some glue. But then you came and caught my eye. One night stand to a 1 week ride, oh my. Now you got me thinking, damn.